Mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Aling Maria, pabili po ako ng kape. Yung nasa stick lang o ha, yung tigtatatlong piso lamang po. Ito ang tawag ni Mateo sa tendera ng sari-sari store na malapit sa kanilang tahanan na nagngangalang Aling Maria. Eto na iho, eto na naman bang iuulam ninyo ng nanay mo? Naawang tanong naman ito sa kanya, na bagamat nahihiya ay tinangon lamang niya. Ako lang po, gulay po ang kay nanay. Napakamot pa si Mateo sa kanyang ulo. Naubos po kasi yung sahod ko sa pang-maintenance ni nanay. Hindi po kasi maaaring malaktawan yun, sabi ng doktor. Kaya tiis-tiis na lang po muna sa kape, nakangiti pang dagdag niya. Nakita ni Mateo ang awa sa mukha ni Aling Maria. Bigla itong tumalikod sa kanya. Hinabol naman niya ito ng tawag dahil hindi pa niya naiabot ang kanyang bayad. Aling Maria, yung bayad ko po, ito po. Ngunit sa muling pagharap ni Aling Maria ay inabot nito sa kanya ang isang lata ng sardinas. Huwag mo nang bayaran, iho. Iyo na yan. Heto ang sardinas. Iulam ninyo ha. Kailangan mong kumain na maayos para makapagtrabaho ka rin na maigi. Natutuwa kasi ako sa kasipagan mo para maitaguyod ang nanay mo, iho. Biruin mong pinagsasabi mong pag-aaral, pagtatrabaho at pag-aalaga sa nanay mo. Napakasipag mong bata. Nakakabilib ka. Wika pa ni Aling Maria. Nahihiyama na hindi na tinanggihan pa ni Mateo ang bigay ni Aling Maria. Salamat po Aling Maria ha. Hayaan niyo po kapag yumaman po ako ay babayaran ko ang kabutihan niyo sa akin. Biro niya pa upang itago ang awang nararamdaman niya para sa kanilang sitwasyon na mag-ina. Masarap ang naging kain ng Mateo ng gabing yun. Ilang araw na rin siya nag-uulam ng kape dahil nagpapaubaya siya sa kanyang ina. Kailangan kasing masustansya ang kakainin nito, kaya naman nagtitiis na lamang siya sa ulam na kape. Itinimpla ni Mateo ang kaping ibinigay sa kanya ni Aling Maria. Kailangan niya yon dahil balak niyang tapusin ngayong gabi ang portrait na pinapagawa sa kanya ng isa sa kanyang mga customer. Isa sa mga sideline kasi ni Mateo ang gumuwit ng mga larawan sa tuwing may magpapagawa nito sa kanya. Ngunit ganoon na lang ang pagkadismaya niya na makitang napakaliit na ng kanyang lapis. Hindi na niya yung magagamit pa at wala naman siyang pambili ng bago nito. Sayang lamang dahil 2,000 pa naman ang presyo noon kung sakali. Nalulumo tuloy siyang napasalampak sa sahig. Ito din ang dahilan kaya natabi niya ang iniinom na kape at tumapon niyon. Nabasa tuloy ang papel na dapat ay guguhitan niya. Nasa po naman ni Mateo ang kanyang ulo. Mangyak-yak niyang tiningnan ang papel na ngayon ay mansyado na ng kape. Ngunit isang idea ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Tumayo siya at tinalungkat ang kanyang mga gamit sa pagguhit. Meron siyang isang faint brush doon at sinubukan niyang isausaw yun sa kaping tumapon upang subukan kung maaari ba yung magamit sa pagguhit nito. Hindi naman siya nagkamali doon. Gumana ang kanyang naisip at nabuo niyang portrait na pinagawa sa kanya. Ang hindi niya lang alam ay kung magugustuhan yun ang nagpagawa sa kanya nito. Bakit parang amoy kape itong gawa mo? Tanong ng customer na Mateo. Nang i-deliver niya rito ang natapos niyang portrait, sinabi naman niya ang katotohanan kung bakit ganun ang amin nito. Pasensya na po kayo sir, kailangan ko kasi talaga ng pera kaya ginawan ko na lang ng paraan. Kahit kalahati lang pong ibayad niyo sa akin ay okay na po iyan, pakikiusap naman ni Mateo. Kalahati lang? Sa ganda nga nitong gawa mo, gusto kong bayaran ito ng doble pa sa presyong napag-usapan natin. Hindi ko akalaing maaari palang ipangguwit ang kape at napakaganda pa ng resulta nito. Bukod doon ay gusto ko rin ang aromang nanggagaling mula rito. Natutuwang sabi naman ng customer kay Mateo. Nagad naman niyang ikinagulat. Talaga po? Hindi siya makapaniwala sa kanya narinig. Bigla siyang inabutan ito ng 5,000 piso. Pagkatapos ay masaya na umalis. Doon ang nagsimulang makaisip na mas magandang idea si Mateo. Tumanggap siya ng mga customer na gustong magpagawa ng portrait na gamit ng kape. Naisipan niya ring i-video ang proseso ng paggawa nito at i-post bilang content sa kanyang vlog. Nakalauna ay kumikita na rin sa dami ng nanonood nito.
Sa isang iglap ay naging matagumpay na artist si Mateo, nakilala rin sa bansag na The Coffee Artist. Kahit siya ay hindi makapaniwalang dahil lamang sa kaping noon, ay ginagawa lamang nilang pantawid gutom ay angat pala ang buhay niya. Naipagamot din niya ang kanyang ina sa wakas at bumubuti na rin ang kalagayan nito. Naibalik niya rin ang kabutihan sa kanya ni Aling Maria at ngayon ay nakakapagsimula na siya ng negosyo bilang dagdag pangkabuhayan nila. Salamat sa tiyaga at sipag ng binata ngayon ay nagbibigay ng inspirasyon sa iba at maraming tao. Kayo, anong aral natutunan niyo sa kwento natin ngayon? I-comment mo naman dun sa baba dun sa comment section kung ano masasabi mo. So once again, si Tamoxki TV muli ito. Kita-kita tayong muli sa sunod nating mga video. Thank you and God bless. Peace out.